Mahirap na daanan na naman ang aming dinadaanan. At nililibang ko na lamang ang aking sarili sa pagtingin sa mga nagagandang tanawin sa bundok. Nakarating na kami sa boundary ng Davao del Norte at Butuan City. Na dito mismo sa bundok, malalaman mo na ang kabilang bahagi ng aming pinupuntahan ay Butuan na pala. Pagkaman malayo, ay hindi naman kami nag-aaksaya ng panahon upang mayroon kaming matulungan. At dito nga sa aming paglalakbay, ay napansin ko kaagad ang isang tahanan na nasa sa gilid ng kalsada. Sira-sira na ito at mayroong isang ginang na nakatanaw sa bintana. Nilapitan namin siya upang aming makausap. Hello. Magandang hapon. Hello po. Kamusta? Pwede ako sa kate? Ha? May aso? May iro? Nangangagat? Nangangagat ang iro? Maak? Oh, maak daw ang aso. Maak ang inyong iro? Wala na diri. Ah, wala na daw. Wala na. Sa kami, magbisita. Wala tao diri, ako ara. Ikaw lang tao diyan. Imong baya, imong balay? Okay. Amo mo kuan ba na? Wala. Wala. Pwede may mo bisita. Mutan-aw sa imong balay. Suro lang mi. Nagdadalawang isip pa si ate kung kami ay patutuloyin dahil nakakaramdam ito ng takot at hindi niya kami payagan na sa muli kong pagpapaalam ay tumanggi na ito na kami ay pumasok sa kanilang bahay. Sige. Oh, sige daw. Oh, ina. Oo, oh, baka natakot si ate sa ate. Ate! Dili kami masamang tao, ha? Mga butan, me. Oh. Okay lang? Okay lang? Saka? Ah, dili daw. O sige. Respeto na lang natin. Yung natakot pa sa amin si ate. Pero pinayagan din po kaming umakyat. Tandali lang. At pagpasok ko sa kanyang tahanan, ito ang aming nakita. Sira-sira na ang mga dingding nito. Ganun din ang mga pupong na mga dahon at may mga siksik na lamang. Mayroon siyang kasamang bata na sa palagay namin ay kanyang anak. Sa labas ay hindi mo na akalaing bahay pa ito dahil sa itsura nito ay parang kulungan na lamang ng mga manok. Ito daw ang kanyang tahanan. Bahay po nila, kung ayan, mapapansin yung mga babayan, yung mga dahon, ah, baka daw po akong matumba, okay lang, yung mga dahon ng ubay. Hello, ate, pasensya ka na ha, kung istorbo ka namin ha, kabalo mo magbisaya? Kabalo. Ah, kabalo daw, okay. Okay lang maningkod ako dito? Okay lang. Huwag kang maadlok ha. Dito na lang. Dito tayo. Halika. Yeah. Ito yung mga balay? Ako. Okay. O ako si Paul. Huwag kang matakot sa akin ha. Naadlok mo? Halata pa rin na natatakot sa amin si ate.
At sa pakiusap ko na kung pwede kong ilagay ang mikropono sa kanya, ay hindi ito pumayag. Mike to, Mike. Kani? Dili, Mike. Sir. Mike. Okay. So, pasensya na kayo mga kabayan. Natatakot siya kasi akala niya kung ano to. Ito, itong mikropono. Mikropono. Lagay lang dito para yung boses natin, camera, para maririnig masig yung boses. Masigkusog ba yung mong tingog ba? Okay? Ayaw kahadlok ka. Kahadlok ko, sir. Huwag kang matakot sa amin, ha? Kami, tumutulong kami sa mga kababayan nating katutubo. Nangatabang kami. Okay lang, naiintindihan namin kasi first time nila na makakita ng ganito. Kaya nagpapaalam po kami kung pwedeng pumasok o ano. Siguro dahil first time nila na mga may taong pupunta dito at para sila ay matulungan, hindi nila alam. So naiintindihan po namin. Kung natatakot ka, huwag kang matakot sa amin na. Dili kami masamang tao. Nagkatabang kami sa mga katulad ninyo. Ako galing pa kaming Manila. Para lang, gikan kami Manila para makatabang sa inyo, ha? Okay lang? Okay ra. Okay, para hindi siya matakot, Kuya Eli, meron kayong ilaw dito? Wala. Suga sa gabi? Wala. Wala. Madilim. Ito, bibigyan kita nito. Ha? Wala tanang gamit namin dito. Wala daw po silang gamit. Ito, bibigyan kita, ha? Okay. Huwag kang matakot sa amin. Mababait kami, ha? Kabalo mo ng solar? Suga. Solar. Suga ng pahayag sa gabi, ngit-ngit. Ngit-ngit ang sa gabi, wala mo suga. Dilim, di ba? Suga ng siya. Suga. Muhayag. Hindi nila alam. Hindi nila alam. Kaya nakakaramdam ng takot si ate. Huwag ka matakot sa amin, ha? Ito ba? Yan. Ito, ibibigay ko lang to sa inyo. Wala kang babayaran. Tabang, sa imo, ha? Ito, ibubutang sa araw. Ito, para mainitan, magka-power. Ilaw man siya. Lagay mo dito, sabit mo, mamayang gabi, may ilaw na kayo. Ilaw. Suga. Suga. Ha. Kaya ilipakita mo kung paano siya ibibilad sa araw. Ayan. Kini, paadlawan lang daw ni. Paadlaw dito, painitan. Para makita po niya kung ano po yung gagawin. Kasi... Ayun. Ganyan lang yung gagawin. Sige, iwanan mo na dyan, Kuya Eli. Para maarawan kasi konti lang yung factory charge niya. So, para mamayang gabi, mayroon ka ng ilaw. Ha? Hanggang ngayon natatakot pa rin si ate. Nararamdaman ko yung takot niya. Sa bawat pagtingin ni ate, ay takang-taka ito. At napaka-inosente sa mga bagay na kanyang nakikita na ibinibigay namin. At nakakaramdam talaga ito ng takot at pangamba. At naiisip niya na parang bakit may ganito? At sino ba ang mga taong ito? Tayo ng translator sa Bisaya. Okay, meron pa kami din yung konting tinapay. May pinggan ka dyan? Plato. Plato? May plato ka? Plato? Pagkaon? Kasi may mga nabigyan kami doon. Konti na lang, pasensya na. Kumain na kayo? Nagkaon na mo? Anong sudan ninyo? Wala. Anong kaon mo, kamuti? Kaon mo kamuti. Kamuti firmamente ang amo kaon. Kasilo. Kasilo.
Okay. Oh, ayan. Oh, ito pwedeng lagay ng baso. Tani, oh. Oh, ito sa inyo na lang din to. Timba para magamit. Oh, pasensya na kayo, konti na lang to, ha. Oh, kain kami. Sige, kain kayo. Nahadlock si ate sa ate. Natakot mo, no? Hadlock? Dabaw. Pero galing kami Manila. Kabalo mo Manila? Kabalo. Oh. Pila imong anak? Isa ra. Isa lang? Okay. Oh, anong pangalan mo? Ano imong ngalan? Lyra akong pangalan. Lyra daw po ang kanyang pangalan. Nagmamama si ate. Oh, anong trabaho imong bana? Wala man jud akong bana karon. Ha? Wala ang asawa? Wala. Paa sa? Naglayas naman siya. Ah. Okay, iniwanan ka ng iyong asawa? Oo. Bakit? Nambot. Ako man di mo kuan ng layas. Dukay? Ikan ko sa Pinamuyanan. Ah, galing pa siyang Pinamuyanan. Ito balay niyo talaga? Sa inyong duhang mag-asawa? Hmm. Okay, bakit ka iniwanan? Bisaya. Nga nung ibiyaan daw ka? Ambot. Hindi mo alam? Nag-asawa ko sa? Minyo naman siya. Minyo na, may asawa? Oo. Oh. Tuwa man sa Davao karon. Oh, nasa Davao na. Luma din siya? Katutubo din, lumad? Imong ba na? Bisaya? Mano po. Ang manubo. Okay. Iniwanan daw siya ng kanyang asawa. At nagkaroon na ng asawa sa iba. At nagkaanak na rin. Mag-isa na lamang daw niyang binubuhay ang kanyang anak. Kaya hirap na hirap daw siya. Kaya ganito lamang ang kanyang bahay. Dahil hindi niya kayang kumpunuin. Dahil nga babae siya. Hindi niya na gagawa. Pero inyo, tumutulo na pag naulan. Tulo. Nagkatulo na? Nagkatulo pag naulan? Hindi may makatulog. Kay ulanan man ko ang balay. Okay. Asa man mo natulog? Hmm? Asa man mo nagkatulog? Dire? Dire raman. O kung saan walang tulo? Ah, di daw sila makatulog, sir. Kasi tumutulo po. Ulanan man yung balay. Pag umuulan daw po, di daw sila makatulog. Okay. Paano ka, paano mo binubuhay ang anak mo? Giunsa daw nimo pagbuhi imong anak. Ha? Giunsa daw nimo pagbuhi imong anak. Ako ra may mabuhi akong anak. Akong papa dito ra man bag dito ra man sa kuan ilaya sa tiyon. Karon. Okay, nagtatanim ka ng mga gulay? Oo. Okay. Mga mais. Mais. Kamuti. Okay, gaano kahirap yung walang asawa? Unsa kalisod daw ang walay bana? Ha? Unsa daw kalisod ang walay bana? Duha na ka-tuig karon. Pero unsa lisod ba daw ang walay bana? Okay raman, walay bana. Okay raman, panginapoy na mo. Okay ra sa imo ha? Oo, okay ra sa ako ah. Pero mahal mo imong bana? Ay, di naman ko mahal kayo. Na may kabit. Pero masakit sa imong dugan. Dili man jud. Ah, dili na? Okay yun. At least naka-move on ka na, no? Okay. Sige, naintindihan namin kasi si ate ay nakakaramdam pa rin ng takot sa atin. Meron kami ibibigay na tulong sa'yo. May pera ka dyan? Naba daw kay kwarta? Wala. Nga gunit? Isang piso na aka? Namay kayo mag-inat lamang ko. Paninatlaw. Ah, nag-hornal. Nag-hornal. Pila imong pita doon? 200 raman. 200? 200. So ngayon wala kang kwarta? Wala. Wala? O sige. Ganun mo yung palad mo. Kamot. Ibuka daw ang imuhang kamot. Ibuka mo ang imong kamot. Gani? Hindi ko eh. Natatakot pa rin siya mga kabayan. Ganto lang, ganto. Ganto. Kana? Ano man? Ano siya may fasabot, ana? Natatakot pa rin siya. Sige lang, ganyan lang. Ganto kang kamot, ganto lang. Ay, okay, hadlock, ganto. Oh, bisag ganyan lang ni may butang, oh. Layo lang, ana.
Ha? Ihana lang. Bisag layo dito, ihana nimo. Diha sa imong. Ano man. Basta sige lang, ibuka. Naigras. Okay, di bali. Hanggang ngayon natatakot pa talaga siya. Kasi ramdam ko talaga eh. Lahat lo ka sa amoy. Okay. Tulad ng sinabi ko, hindi kami, dili kami masamang tao. Ha? Okay, sige. Oh, to bibigyan kita nito, ha? Kaya ako pinagaganon yung kamay mo, kasi hatagan kitang pera. Oh, pwede mo nang iganon ang kamay? Diyan, may pasabot, Ana. Hatagan ko ninyo. Oh, ano daw ibig sabihin yan, sir? Bibigyan mo pa daw po siya? Ito, kasi gusto ka namin tulungan. Tabangan. Tabangan ba? Oo. Oh. Okay lang, bigyan namin to sa'yo. Ihatag na mo sa imuha. Tabang. Maging ang pera na aming ibinibigay sa kanya, ay may pag-alinlangan pa rin siyang tanggapin. Dahil ang iniisip niya, na baka mayroong kaming hinging kapalit. Tanggapin niya nga kaya ang perang ito. Kapalito, wala kaming hihingi na kambyo, wala, gusto lang talaga naming makatulong sa iyo. Gusto rin daw niya nga makatabang sa imo ha, sa imong kalisod ba? Unsa may pasabot, Anan? Sir? Sir, unsa may pasabot? Ang pasabot ni Sir Paul, tabangan kanya, tagaan kanya kwarta nga walay kambyo, walay ihatag nimo sa mua, tabang ra niya. Gikan sa kasing-kasing. Kasi mo kumugtuo, Sir. Dili daw siya, ay hindi daw siya maniniwala. Okay, hindi daw po siya naniniwala sa atin. Okay, daghan na aming natabangan sa dito, sa unahan, doon, sa Laak. Kabalo mo sa Laak? Kabalo mo. Oh, marami doon na mga natulungan na namin. So, ito, kaya namin ginagawa, pinadala kami ng Panginoon para kayo matulungan. Manama. Okay lang naman kung di mo tanggapin, pero iiwanan pa rin namin ito sa'yo. Kung ayaw mong, ito mga kabayan, 5,000 kasi ito, mga barya na ito para at least hindi niya po, hindi na siya mahirapang magpabarya. So, iiwan ko na lang to kung ayaw niya po na iganon sa kamay niya. So, ilalagay ko na lang dito, ha? Ha? Para gamitin mo yan kasi single mom ka. Isulti mo na lang, Kuya Eli. Ibutang na lang daw na niya diha sa wog para magamit ni mo, ha? Kay ikaw daw, nag-inusara daw ka nga nagbuhi sa imong anak. Gamita daw na ang palit ni mo. Kinahanglan ni mo. Okay? Kira? Dili man ko magtuo sir mo, tabang lang sa amo. Dili lang ko magtuo. Hindi ka makapaniwala? Hindi siya makatuo sir. Okay, naintindihan namin. Kasi kaya hindi po sila makapaniwala. Kasi nga wala naman pumupunta talaga dito para po sila itulungan. Walang magsasadya sa lugar na ito dahil malayo. So, ngayon lang din kami naka-encounter nung ganito na kami kinatakutan. Naintindihan po natin at intindihan din natin ngayon si ate dahil una lang din to sa kanya. Tanong mo nga Kuya Eli kung ngayon lang may nakarating dito na ganito. Baka kaya ganon. Pirmero ba daw ni mo o una ni mo nga naka na natagaan nga na ini anhidre karon lang karon ra
nga natabangan ka karon ra. Karon ra. Ayun. O kaya po ganoon. So kaya ganoon na lang po yung pangamba at takot na sa atin. Okay? So again, iwanan ko ito sa imuha to. Pag kung iniisip mo na may kapalit, wala. Walang kambyo. Walang kambyo. Bukal sa puso namin na ikaw ay matulungan. Gikan sa kasing-kasing. Mm. At kung siguro dahil natatakot talaga sa amin, so pasensya ka na ulit. Mini ako ng paumanhin. Ano yung sa Bisaya? Dispensa. Kung napunta kami sa imong balay, hangad lang namin na matulungan ka. Matabangan lang. Matabangan ka. Ha? Ang tumong na mo, ang pagtabang sa imo ha. Kayo na imo ang anak. Sa imo ang anak. Huwag kang matakot ha. Ayun, wala kaming gagawing masama sa'yo, kundi tulungan lang kayo. Ha? Wala may buhaton nga dautan sa imo ha. Kamaayo lang. Oh, okay naman mo maayo. Kung daot, wahadlok lang ko. Kung, oh, ay kahadlok. Ang sabi niya, sir, okay lang naman daw basta yung sa mabuti daw sa pagtulong. Mm-mm, ayun. Pero kung masama daw. Totoo naman. Totoo naman na kahit sino naman, sino estranghero yung paparito na lang bigla. At, di ba, matatakot talaga sila. Kasi lalo pa dito, wala namang gaanong bahay. Kung siguro napapanood nila tayo at mayroong signal dito or ano, may internet, kahit paano makikilala at mapapanood tayo. Pero dahil nasa bundok nga po kami, walang signal, kaya nahadlock o natakot si ate. No? Okay. Okay lang. Okay ka lang? Okay ka lang? Okay ra ka? Okay lang ka? Okay ra ka? Hadlock pa niya po ka? Hadlock lang ko gani. O, natatakot pa rin siya. Okay, basta ito. Okay, kilala mo baka. Kabalo mo pila? Pila. Isa kalibo. Okay. Ito 500. Okay, kabalo siya. Okay. So oh, pwede mo nang ganun ang kamay mo? Ihatag niya sa imo. Ihatag ko sa iyo? Dira na mo. Okay. Natatakot pa rin siya. Oh, ayan ha. Oh. 3,000. 4,000. Basik na ay bayad, ana. Wala. Kasi, wala yung kambyo. Wala kayo natag sa mua, ha? O, ayan. Wala yung bayad kasi, kung may bayad, wala kayo isupli sa mua nga. Hindi ka, kung may bayad, di ka namin bibigyan nito. Maniningil pa dapat kami. Diba? Sa inyo lang, para sa imo. Tabang, ha? Okay. Mahirap talaga mga kababayan yung ganitong sitwasyon. Kaya naiintindihan namin siya, naiintindihan namin kung bakit ganito. At sana maintindihan nyo rin po kami ha. Hangad lang po namin na makatulong sa mga katulad po nila. Okay? At kung may makapagsabi sa'yo, kung sino man kami, pugong biyahero. Sabihin mo, pugong biyahero. Kabalo? Pag may napagtanungan ka dyan, para at least masabi na natin para hindi siya matakot, no? Sakali man makabalik kami or ano, kasi yung balay nila, tinan yung mga kababayan, tumutulo, walang trapal. So possible, kung makabalik kami, bigyan ka namin ng trapal, kabalo mo trapal, para hindi ka tumutulo. Wala kang babayaran, it's free, tulong, tabang naman si Mua. Ha? Okay? Paul, pugong biyahero. Ha? Pugong biyahero. Kami, si Derek Frankie, si Kuya Eli, si Peter Paul. Kita mo yung matanda, saka sa sasakyan namin kasi gusto niya sumakay, papatid sa bukid. Kung kami masamang tao, dili namin siya pasakayin. Kung dautan pa, may di na mo siya pasakyon. Katong babae. Nanay, sinanay. Sinanay. Magpahato daw siya dito. Sakay siya kayo magpahato siya dito sa lang. Karun, asa mong paingod karun? Dito sa iha. Dito sa sitok? Oo. Okay na. Ay, nagkahadlok. Ha? Alis na kami ha. Sana hindi pa ito yung huling pagkikita natin. At susubukan namin pagbalik, dalang ka namin ng trapal para di ka mabasa.
wala na. Huwag kang madlock ha. Okay? Huwag ka nang kabahan. Mamaya himatayin pa ito. Kasi makinapan daw ka. Kinakabahan ka? Kulbaan? Kapa? O sige. O basta hindi kami masamang tao, ha? O sige na. Marami pong salamat mga kababayan. At pasensya na po ulit kayo kay Ate. Ano ulit pangalan mo? Le. Kasi pangalan? Ano si Lyra? Lyra. Siya po si Ate Lyra. Pila edad? 22. Bata pa to. 22 years old. Siya po ay iniwanan ng kanyang asawa. Okay? Sige po mga kababayan. Salamat sa inyo at pasensya na ulit Ate Lyra, ha? Babalik kami para madalang kita ng trapal. Ha? Huwag ka nang matakot, ha? Ingatan mo ang imong pera, ibutang sa imo. Bulsa. Ha? Tago. Bili ka ng imong kailangan, kung kailangan mo ng bigas. Kasi kaya hindi na po kami nagdadala minsan ng bigas. Kasi masanay silang kumain ng kamote. Kasi minsan pag kumain sila ng bigas, sumasakit ang tiyan. So, meron na kayong sudaan? Wala. Wala? Tinan mo, prepared ako. Meron pa akong tinapang. Di ba? Para at least may ulam ka mamaya. Kakain na kayo, may ulam ka. Ha? Sa inyo na din yan. Amping. Amping, ha? Huwag kang matakot, ha? Okay, naintindihan ka namin. Sige po, marami pong salamat mga kababayan. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye, te! Grabe po, natakot talaga siya sa amin. Bye-bye! Ayaw pa rin niya magbabay.